Super Ferry 14, taong 1981 sa bansang Japan, kung saan ginawa ang barko ng isang kumpanyang nagngangalang Hayashikane Shipbuilding and Engineering. Ang barko ay pagmamayari ng Sanpo Kaiyon Company at ang barko ay pinangalan ng MV White Sanpo II. Lumipas ang higit kumulang dalawang dekada, taong 2000, kung saan ito ay ibinenta at naipagbili ng WGNA or kilala bilang William Gothong Aboitiz Shipping Company na isa sa pinakamalaking ferry company sa bansang Pilipinas noong mga panahong iyon. Buwan ng Oktobre taong 2000, kung saan ang barko ay pinangalan ng Super Ferry 14 na may katagang Festival Ship nang dahil sa mga bagong disenyo na mayroon ng barko. Isang normal na araw ng February 27 taong 2004, kung saan ang barkong Super Ferry 14 ay nakatakdang maglalayag mula Manila papuntang Cagayan de Oro na mag-stopover sa Bacolod at Iloilo City. Ang barkong Super Ferry 14 ay may naitalang 899 kataong sakay ng oras na iyon. 744 nito ay mga pasahero at 155 nito ay crew members. Kasabay ng panahong iyon kung saan sakay ang isang nagwaging koponan ng mga kabataan galing Mindanao na naging delegado sa isang journalism contest at ito ay ang 2004 National School Press Conference na ginanap sa Luzon. Eksaktong alas 11 in punto kung saan ang barkong Super Ferry 14 ay tuluyan ng umalis sa Port of Manila papuntang Mindanao. Higit kumulang dalawang oras ang lumipas sa mismong El Fael at Corregidor Island kung saan ay nangyari ang pagsabog sa mismong barkong sinakyan. Ang pagsabog na nangyari ay nagmula sa isang tourist section na malapit sa Bunk 51 sa lower deck kung saan isa sa may pinakamaraming tao ang area na iyon. At nang mga panahong iyon ay talagang sa di maisip-isip kung saan ay kumalat ng apoy sa iba't ibang bahagi ng barko. Maraming mga tripulante at pasahero ang talagang nagpanik at kung saan ay nagsitalunan na lang. At may iilang di inabot ang swerte na natrap sa mismong nagmalaimpernong apoy na tumupok sa barko. Ang iba namay posibleng nalunod. Bandang alauna imedya ng umaga ay tuluyan ng idineklarang abandoned ship ang barko. Ngunit ano nga ba ang dahilan sa likod ng nangyaring pagsabog ng panahong iyon? Kasabay pala ng oras na iyon bago pa man pumalawig ang barkong Super Ferry 14 ay may isang lalaking nagngangalang Redondo Cain Diloso, isang Muslim convert na miyembro ng kilosang nang panahon iyon, siya ay may tiket na nakasad sa isang bahaging lower deck na kalapit sa Bunk 51B sa di inaasahan. Ito pala ay nagtanong pasabugin ang barko sa pamamagitan ng isang TV set na may lamang higit 3 kilong TNT bag. Pebrero 29, kasunod na araw mula ng pagsabog, ay may naitalang higit kumulang 180 katao ang nawawala na posibleng maliit na lang ang porsintong buhay pa ito. Sinabi ng mga opisyal na ang mga missing persons ay maaring natrap sa loob ng nagliyab na barko at ang iba ay posibleng tuluyan ng nalunod nang di naabutan ng mga rescuer. Ang pag-recover ay mabagal na talagang umabot ng ilang buwan. Sa kabila ng paghilal nito sa mababaw na parte ng karagatan malapit sa bayan ng Mariveles, kanlurang bahagi ng Maynila, ay mayroong naitalang 4 lamang ang na-recover ng Coast Guard sa loob ng unang linggo. Kalaunan, nadagdagan ito ng hindi bababa ng 12 mga bangkay na makikitang may marka ng pinsala sa pagsabog. Sa kasunod na araw, ay umabot sa 63 mga bangkay ang na-recover habang 53 pa ang nanatiling nawawala. Gayunpaman, March 2004, sa mismong Marine Board Inquiry Hearing, ayon sa kumpanyang WGNA na nagmamay-ari ng barko, ay tumistigo umano ang 150 survivor kasama ang kapitan ng barko na si Captain Seferino Manzo na ang pagsabog na naganap sa mismong tourist section ng barko ay nilamon ng makapal na usok na itim na ang amoy ay tulad ng pulbura. Ayon din sa ginawang pag-imbestiga, 5 buwan ang lumipas matapos nang ito'y tuluyan ng lumubog ay makikita ang ebidensya na bomba ang dahilan sa pagsabog. Inangkin ng mga
grupo na sila umano ang nag-setup sa nangyaring pagsabog sa barko. Sa kadahilanan na hindi raw sumunod ang kumpanyang WGNA sa isang liham na ipinadala ng na ayon pa ay humingi ng 1 million pesos ang teroristang grupo bilang protection money. At nang dahil hindi ito pinaunlakan, pinasabog umano nila ang barko na nagmarka bilang deadliest terror attack sa karagatan ng Pinas. October 11, 2004, inihayag ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na 6 na mga sospek ang naaresto na may kaugnay sa pambobomba. Ngunit, ang mga utak sa likod ng pagsabog na sina Gaddafi Jansalani at Abu Sulaiman ay nasa kalayaan pa rin. Hunyo 24, taong 2008, si Ruben Omar Pistano Lavilla Jr., isang nakalistang terror ng kagawarang Estados Unidos na isa rin sa nagtatag ng grupo ng terrorista ng Pilipinas na nagangalang Raja Sulaiman Movement ay naaresto sa Barin. Inihayag ng tagapangulo ng Anti-Terrorism Council na si Eduardo Ermita na si Lavilla ang sinabing utak sa nangyaring pamba ng Super Ferry 14. Agosto 30 sa parehong taon, si Lavilla ay naibalik mula sa Barin patungong Pilipinas kung saan haharapin ito ang patong-patong na kaso ukol sa pagiging utak ng mga pag-atake na naganap sa bansa. Ayon pa, si Lavilla din umano ang utak ng nangyaring pagsabog sa Glorieta noong February 14, taong 2005, kumulang isang taon nang mangyari ang pamba sa Super Ferry 14.